Magsitayo na po ang lahat. Magalak na yung lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Isinugo ng Ama ang ating poong Hesus na sarenong muling nabuhay. At siya naman ay sumunod sa kalooban ng Ama. Naway sa pananampalataya nating isinasabuhay natin sa araw-araw, tayo rin ay sumunod bilang kanya ring mga sinugo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Hesus na yan. Wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral. At ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayoy sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo
na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito. At ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng puon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng puon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinibigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakikita ba natin ang ating mga sariling sinugo ng Diyos? Ang ating pong mabuting balita ngayon ay tungkol sa paglalarawan ng ating pong Jesus Nazareno sa kanyang sarili, no? Pero ngayon,
dahil tayo'y nasa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, lahat ng ito ay pinagninilayan at binabalikan natin ngayong kilala na natin ang ating poong Jesus Nazarenong muling nabuhay. So, ibig sabihin, nangyari na lahat, pero ngayon tinitignan uli natin, ano ba yung mga salita niya noon? Nung siya ay hindi pa nagpapakasakit, namatay sa krus, at muling nabuhay. At ngayon ay nangyari na ang lahat ng iyon, kung babalikan natin yon, ano ba ang ibig sabihin ng ating poong Jesus Nazareno? Kaya ipinamumulat sa atin muli ngayong araw na ito na ang lahat ay dala ng kalooban ng Ama. At alam ng ating mahal na poon yon, simula't simula pa lamang, hindi niya plano lang yan. Hindi niya ginusto lang yan. Pero kung papansinin natin, patuloy siyang nagninilay simula't simula pa lamang, ano ba ang nais mong gawin para sa akin, O Ama? Ano ba ang nararapat kong gawin bilang pagsunod sa kalooban mo? At ano ang kalooban ng Ama? Mapabuklod muli ang lahat. Ang katauhang o sangkatauhang nagkahiwa-hiwalay, dala ng kasalanan, dala ng pagkamakasarili, dala ng kamatayan. Ngunit sa muling pagkabuhay, ninanais niyang mabuklod tayong lahat na sa pagtanggap ng katotohanan ito, sa ating pagkakaiba-iba, sa iba't iba nating pinanggalingan, tayo ay maging kaisa ng Diyos. Ito ang misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Dahil gaya niya bilang mga tao, magandang pagkakataon po itong tanungin. Dahil tayo'y naniniwala dito, simula't simula pa lamang sa ating pagbibinyag at pagtanggap ng pananampalataya. Ano kaya ang nais ng Panginoon sa atin? Bilang kaisa ng ating pong Jesus Nazareno, tinatanggap din natin na tayo ay sinugo. Sabi nga, may plano ang Diyos para sa atin. Pero itong plano na ito, hindi ito parang nakataga na sa bato. Itong plano na ito, nangyayari, nabubuo sa ating pagtanda. Nabubuo at nagkakaroon ng malay kapag nadidiskubre natin yung kaya nating gawin. Pag nadidiskubre natin yung saan tayo patungo, yung mga pangarap natin, mga gusto natin sa buhay. Kasama rin doon yung mga kahinaan natin. Mga bagay na tayo'y madalas nagkakamali, mga pagkukulang natin. Sa madaling sabi po, lahat ng ating nararanasan sa buhay, kung pagninilayan at pag-iisipan natin, ay pagmumulat sa kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Pangarap mong magkaroon ng ganitong trabaho, pangarap mo ng magkaroon ng ganitong uri ng pamumuhay, ito yung mga kakayahan mo, ito yung mga talento mo, ganito kang uri ng tao. May gusto ang Diyos na mangyari para sa iyo at hindi lang para sa sarili mo lang. Dahil gusto niya yung pagkatao natin, may kinalaman din sa pagtira natin, sa pamamalagi natin dito sa mundo. Na sana may naibabahagi tayong kabutihan dahil nilikha niya tayong mabuti. Kaya po magandang tanungin ngayon, ano ba talaga yung plano ng Diyos para sa akin? Baka kasi ang sinusunod lang natin yung gusto natin. Baka may mga pagkakataong kailangang baguhin natin yung mga plano natin dahil hindi nakakatulong sa atin. O baguhin natin yung ating mga plano kasi may ibang gusto ang Diyos. Baka may mga bagay na dapat din nating madiskubre, mapuntahan, makilala, maunawaan,
mabigyan ng paliwanag. Pero hindi mangyayari yun kung yung gusto na lang natin ang masusunod. Nangyayari lang yun kapag patuloy nating pinagninilayan, iniisip, ipinagdarasal yung ninanais ng Diyos para sa atin. At malamang sa malamang, yung nais ng Diyos para sa atin, may pakinabang din sa iba. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, maganda pong pagnilayan, marami tayong pinagdaraanan, may mga pagpapasya tayong dapat gawin, may mga bagay tayong dapat pagdaanan, may mga bagay tayong napapasok tayo na hindi naman natin ninais. O minsan may mga bagay na iniiwasan natin, pero parang sinasabi sa atin, hindi, pagdaanan mo yan, solusyonan mo yan, pasukin mo yung mga bagay na yan hanggat ito'y mabuti at hindi nakasasama sa kapwa. Baka kasi nandun ang kalooban ng Diyos. At hingin natin yung biyaya na sana kung ano man ang gusto niya para sa atin, may lakas ng loob tayong pasukin ang mga iyon. Dahil alam natin, mula't mula pa, na hindi naman niya tayo pababayaan kung tayo'y nasa landas na ninanais niya para sa atin. Kaya ano po ang mga pagpapasya, ang mga bagay na mahalaga na kailangan natin pag-isipan at pagnilayan at tignan kung sinusunod ba natin ang kalooban at ninanais ng Diyos para sa atin. At sa pamamagitan nito, nagiging saksi at nagiging patotoo tayo sa kanyang kabutihan at malasakit. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi nating isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas naway palakasin ng kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumaunaway, mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang tapat ng paglilingkod ay nakikita natin ang plano ng Diyos para sa kanila. At sa kanilang paglilingkod din ay nagiging daan upang hanapin at makita rin ang kalooban ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga sinugo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahag ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay. Upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang halis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kung ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa, handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sayo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Nagmamahal sa iyong lubos, handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng mesa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.